everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Ask ko lang po, maaalis ba ako sa ketosis pag fasting days ko, uminom ako ng water na may chia seeds. Chia seeds is not allowed during fasting po. Ang pwede lang nating inumin, ang pwede lang nating lunukin kapag nagpa-fasting tayo is water. Kahit anong klaseng tubig, malamig, mainit, walang problema. Apple cider vinegar, pero syempre dapat nakahalo siya sa water para hindi harmful sa enamel natin at saka sa esophagus natin. Maliban doon, pwede rin yung mga herbal tea, pero pinaka-okay yung green tea and black coffee. Yun lang po. Kung meron kayong gustong ihalo dun sa apat na yon, ang pwede lang is salt. Himalayan salt or sea salt pwede. Kasi when we fast, especially kapag sobrang haba ng fasting na ginagawa mo, yung electrolytes natin sa katawan is bumababa din. Unang-una na nawawala sa katawan natin or bumababa sa katawan natin is si sodium. Si sodium na makukuha natin kapag kumain tayo ng salt. Kapag kasi bumaba si sodium, bababa rin ang level ng potassium at sasama si magnesium. Damay-damay yan sa pagbaba kapag merong isa na bumababa ng value. Kaya, by adding salt dun sa inumin natin, mape-prevent din natin yun. Maliban dun sa apat na yun, plus salt, kahit ano, during fasting, bawal. Kaya lang, meron lang akong i-address dun sa question. Kung maaalis daw ba siya sa ketosis? Doing fasting is not an assurance na mapupunta ka sa ketosis. When we say ketosis, ibig sabihin yung katawan mo ginagamit yung fats or stored fats na meron ka as a source of energy. Kasi wala ka nang sinusupply na carbs. Ibig sabihin, wala ka rin glucose. Nakakatulong yung pag-follow kay intermittent fasting para mas mapabilis yung pagpunta natin kay ketosis. Especially kung nakikito ka or naglo-low carb diet ka. Kasi by following low carb diet or ketogenic diet naman, ang ginagawa mo is konting-konti na lang yung kinakain mo ng carbs. Plus, sasamahan mo pa siya ng long period of time na hindi ka kumakain. Ibig sabihin, yung long period of time na yon na nagpa-fast ka, unti-unting inuubos ng katawan mo yung glucose, yung glycogen na present. Tapos, ikaw, kapag kakain ka na dahil keto yung ginagawa mo, dahil low carb yung ginagawa mo, konting-konti lang yung carbs na kinakain mo. So, hindi yun enough para magamit as a source of energy. During fasting, inuubos ng katawan mo yung glucose and glycogen na meron ka. Tapos, during feasting naman, hindi mo pinapalitan yung inubos na glucose and glycogen ng katawan mo. Ibig sabihin, mapupunta ka sa ketosis. Pero, hindi agad-agad yon. Hindi porket nag-fasting ka today, mamaya nasa ketosis ka na. Kung nagpa-fasting ka lang, nag-i-intermittent fasting ka lang, tapos hindi mo pina-follow yung low-carb or ketogenic diet, it's not an assurance na every time na nagpa-fast ka, napupunta ka sa ketosis. Kasi, kung after fasting naman, panay high carb yung kinakain mo. Ibig sabihin, ang nangyayari lang, parang cycle lang siya. During fasting, mag-a-attempt yung katawan mo na ubusin yung glucose and glycogen na meron ka. Para mangyari yon, kailangan ng mahabang oras ng katawan mo. Pero depende yon sa kung ano yung kinakain mo. Kasi kung ang kinakain mo naman ay yung pansit canton na ginagawa mong ulam. So, ibig sabihin, carbs, tapos with soft drinks pa. Di ang dami mong glucose sa katawan, ang dami mong supply, ang daming glucose na kailangang i-burn ng katawan mo para mapunta ka sa ketosis. Dahil sa loob ng ilang oras, minimum 16 hours, yung katawan mo, nagtutunaw lang siya ng nagtutunaw ng glucose. Bumaba na ngayon yung level ng glucose ng katawan mo. May possibility pa ka na si glycogen na yung tinutunaw niya. Kaya lang, kakain ka.
ka na. Dahil hindi ka nagki-keto, hindi ka naglo-low carb, may possibility na yung kakainin mo sa feasting time is high carb na pagkain. Ang mangyayari, yung pinaghirapan ng katawan mo na tunawin yung mga glucose na minimum 16 hours mong tinunaw, ibinalik mo lang sa katawan mo. So, the following day or sa susunod na fasting mo, hindi ka pa rin mapupunta sa ketosis kasi ibinalik mo yung glucose na binurn ng katawan mo nung isang araw. Kaya ngayon, yung katawan mo mag-a-attempt na naman siya na ubusin yung glucose, yung glycogen na meron ka dun sa duration ng fasting mo. Kaya it's not an assurance na kapag nag-fasting ka, nasa ketosis ka. Pero yes, if nagpa-fasting ka tapos uminom ka ng water na may chia seeds, makikick out ka sa fasting. Medyo marami akong naipon na questions about pwede ba yung ganito, pwede ba yung ganyan during fasting. And hindi ko na siya iisa-isahin ng pagsagot, guys. Bale, ito na yung magiging last video ko about sa mga pwede ba during fasting. Basta guys, ganito lang kasimple ang fasting. Minimum 16 hours. Minimum. Ibig sabihin, pwede kayong mag-exceed. During fasting, hindi kayo pwedeng kumain ng kahit ano, maliban sa water, herbal tea, black coffee, herbal tea. Ibig sabihin, tea lang siya, wala siyang asukal, wala siyang gatas. Black coffee, ibig sabihin ng black coffee, tubig na merong halong coffee. Okay lang kahit espresso, Nespresso, Ilis coffee, kahit Nescafe na yung sachet na plain na black. Okay lang yon, kahit kapeng barako, okay lang basta black. And apple cider vinegar na syempre dapat may halong water. Maliban dun sa apat na inumin na yon, wala kayong pwedeng inumin na kahit na ano. Lalong-lalo na yung bulletproof coffee. Kasi diba, hindi naman siya black coffee. Diba si bulletproof coffee, merong water, merong MCT oil. So, ibig sabihin, bawal siya. Anything na hindi kasama dun sa apat na nabanggit is hindi pwedeng inumin during fasting. Maliban na lang sa Himalayan salt or sea salt. Thank you so much for watching, guys, and have a good day!